Nakagising ko lang at tila ramdam ko ang sakit ng ulo ko. Siguro at dahil ito sa kakaiyak kagabi, tila ang bigat-bigat rin kasi ng mga mata ko. Idagdag pa iyong panlalata ko, para bang wala akong gana na kumilos o kahit gumalaw man lang. Para bang ang bigat-bigat kasi ng katawan ko, pati na rin ng dibdib at puso ko dahil sa lungkot na nararamdaman ko, saglit na nagmuni-muni muna ako sa kama, at tumulala sa kisame. Hinayaan ko na lang muna na sinagan ako ng araw na mula sa bintana ko. Tila walang epekto sa akin ang kahit na ano. Tila napakalalim ng iniisip ko. Totoo ba ang lahat ng to? Hindi ba ito masamang panaginip lang? Makalipas ang ilang minuto ay tamad na tamad akong bumangon mula sa pagkakahiga ko. Kaagad na rin akong bumaba at dumiretso sa banyo upang sana ay maghilamos. Baka sakaling matauhan ako at magising. Matapos ay dumiretso na ako sa kusina namin at naabutan ko naman doon si Kuya Hunter, Kuya Alvin at Kuya Christian na tahimik na mga kumakain. Nasaan si Mama? Hindi ko maiwasan na itanong kahit alam ko na baka walang sumagot sa akin sa kanila. Dahil para bang may kanikanya silang mga iniisip, pero nakasanayan ko na kasi na laging tawagin si Mama, kung hindi naman ay hanapin siya kapag hindi ko siya nakikita. Ang sabi niya ay hahanap siya ng mauutangan ng perang pambayad sa hospital bill ni Papa. Sambit ni Kuya Christian nang hindi ako tinitingnan at patuloy ito sa pagkain na upo ako sa pwesto ko sa mesa at sumabay na kumain sa kanila. Paniguradong si Mama ang naghain at nagluto ng mga pagkain na ito sa mesa, dahil maayos ito at hindi mga sunog. Wala pa rin. Napatingin ako nang magsalita si Kuya Alvin habang kanina pa ang panaytingin at panaybantay sa phone niya. Bakit hindi niya pa rin ako tine-text? Na-scam na ba ako ng babaeng iyon? Ang alin, Alvin? Okay ka lang. Wala yun Kuya, ox lang me. Siya nga pala, ibinento mo na talaga yung motor mo Alvin. Ah hindi pa Kuya, nagka-problema kasi sa pagbebentahan ko eh. Pero baka sa susunod na araw o sa makalawa ay may benta ko na yon. Sinabi ko naman kasi sa'yo na huwag mo nang ibenta. Eh nasaan yung motor mo? Hindi ko yun nakita sa labas noong umuwi kami kanina. Kiniram ni Nick Kuya, may lakad lang daw siya. Tumanggo-tango naman si Kuya Hunter sa kanya. At ito, 3,000. Tulong na bigay niya para kay Papa. Inilapag nito ang 3,000 halaga ng pera sa lamesa na galing sa bulsa niya. Bakit tinanggap mo pa? Nakakahiya naman. Ang kulit Kuya eh. Kilala mo naman yon, di mo mapipigil ang tao na yon. Sabihin mo sa kanya salamat. Malaking tulong ka mo ito. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin na wag na silang mag-abala sa paghahagilap ng pera dahil mayroon na kaming pangbayad sa bill ni Papa sa ospital. Kaso, paniguradong magtataka sila kung saan ko nakuha ang ganoong kalaking pera. Panigurado na iisipin nilang inutang ko iyon, at hindi nila pwede na malaman na kay Anthony nang galing ang malaking halagang ng pera, lalo na ang usapan namin at kapalit ng utang na iyon. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat, kung anong dahilan o kung anong palusot ang uubra upang hindi sila magtanong, kapag binayaran ko iyong bill. Kailangan kong maging maingat, hindi ako pwede mabukaw, kami na dalawa ni Anthony. Dahil malaking gulo at marami ang masasaktan at maapektuhan kapag nangyari iyon. Teka, totoo ba to? Napatayo si Kuya Alvin kaya't napatingin kaming tatlo sa kanya. Nag-text si Mama, bayad na raw ang bill sa ospital. Ha, paanong bayad na? Sino ang nagbayad? Tanong ni Kuya Hunter. Hindi ko alam, walang sinabi eh. Pero baka si Mama, kaya nga't maaga siyang umalis, upang humanap ng pera na mauutang hindi ba? Pero kanino naman kaya siya nakahiram ng ganoong kalaking pera? Tanong ni Kuya Christian. Bigla akong kinutuban kaya't kahit hindi pa ako tapos na kumain, ay napatayo ako at napatakbo sa kwarto ko. Napaka-imposible na makahanap kaagad si Mama ng ganoong kalaking halaga sa ganoong kaikling panahon. Wala akong maisip na kaibigan o kakilala niya na makakapagpahiram ng ganoong kalaking pera sa kanya. Walang ibang pumapasok sa isip ko kundi si Anthony, siya lang ang pwede na gumawa noon. Pero may usapan kami na dalawa, at dapat niyang tuparin yon. Nagmadali kaming apat na pumunta rito sa ospital. Pinono ko na sila kuya na puntahan kung nasaan si Mama, samantalang ako ay dumiretso sa cashier upang malaman kung sino ang nagbayad ng bills ni Papa rito sa ospital.
Ngunit nasa malayo pa lamang ako ay kita ko na nakatayo si Anthony doon na may dalang bag. Nagmadali ako na lumapit sa kanya. Anthony, madiinasambit ko at hinarap naman ako nito. Christine, nandito ka na pala, kanina pa kita inaante dito. Bakit mo iyon ginawa? Bakit kumilos ka nang hindi mo man lang kinokonsulta sa akin? Sorry Christine, pero anong sinasabi mo? Tila nagtatakang tanong nito. Bakit mo binayaran kaagad ang bill ni Papa? Magtataka silang lahat. Baka mabuko pa tayo kapag nagtanong sila at inusisa kung saan ang galing ang pera, Anthony. Teka Christine, nagkakamali ka. Sana ay hinayaan mo muna akong umisip ng dahilan o ng paraan bago mo binayaran ang bills ni Papa Rito. Can you please calm down? Hindi tayo magkakaintindihan ng ganito. Marahan na hinela ako nito sa bandang gilid kung saan walang gaanong tao. Okay, listen to me. Hindi ko binayaran ang bills ng Papa mo Rito. Ano, kung hindi ikaw, sino? At bakit nandoon ka sa cashier kanina? Takang-taka na tanong ko. Hindi ko alam, pero kaya ako nandito ay dahil kanina pa kita inaante. Usapan natin na ngayon ko ibibigay yung cheque ng perang hinihiram mo, hindi ba? Kanina pa ako paikot-ikot dito sa ospital, doon na lang ako sa cashier tumambay dahil malaki ang chance na magpunta ka roon, at tama nga ako. Excuse me miss, okay na yung papers ng kay Dante De Silva. Automatic na napalingon ako sa bandang pwesto ng cashier. Nang marinig ang pangalan ng papa ko, nakatayo doon ang isang babae na sa tingin ko ay kaedara ni mama, may kasama itong dalaga na siguro ay nasa 15 o 16 years old naman. Kaagad ako na lumapit sa kanila. Naramdaman ko naman na sinundan ako ni Anthony papalapit doon sa babae. Inaayos pa po ma'am, upo po muna kayo sa side, paki-ante na lamang po at tatawagan ko na lang po kayo once na okay na ang mga papers. Okay miss, salamat. Naglakad ito papunta sa mga upuan sa gilid. Excuse me po, sambit ko at napahinto ito sa paglalakad at humarap sila sa akin. Hindi pamilyar sa akin yung babae ngunit yung kasama niyang dalaga, tila may hawig yun sa papa ko. Para bang naiintindihan ko na at nawaworry kung sino ba talaga sila. Pero gusto ko iyon na marinig at manggaling mula sa kanila mismo. Tumingon-lingon muna ito sa paligid at tinanong ako nito nang ma-realize niyang wala naman ng ibang tao rito bukod sa amin. Ako ba, miss? Bakit? Kayo nga po, matanong ko lang, kayo po ba ang nagbayad ng bills ng papa ko? Tila nagtaka ito at tinitigan akong mabuti. Sandali lang, anak ka ni Dante. Ako ang bagong asawa ng papa mo. Tila may kakaiba sa tono ng boses niya nang sambitin niya yon. Opo, at sino naman po kayo? Napangisi ako at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Asawa, kasal po ba kayo? Sa pagkakaalam ko po kasi ay hindi pa sila hiwalay sa papel ng mama ko, kaya't paano niyo siya naging asawa? Ano bang gusto mo na palabasin hiha? Gaganyanin mo pa ako, matapos na maistorbo ako at nagkusang bayaran ang bills ng papa mo. Hindi ho, ba't obligasyon niyo iyon? Kayo na ang bagong pamilya niya, hindi ba? At sabi mo nga po ay asawa mo siya, pero nasaan kayo noong panahon na pinahihirapan siya ng sakit niya? Wala kayo, hindi ba? Hindi ba't parang gamit lamang siya na luma na basta-basta niyo na lamang ipinaubaya sa amin, dahil wala nang pakinabang sa inyo? Wala kang alam hiha, huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan. Napakarami naming inaasikaso sa ibang bansa. Ito na nga at umuwi na ako at ang anak niya para makita siya. Sinakripisyo ng anak ko ang malapit na sanang pagiging citizen niya roon para lamang makita ang papa niya. Umuwi, kailan? Ngayong wala na siya, para saan? Para malinis niyo yung konsensya niyo, dahil pinabayaan niyo siya noong lumalaban siya sa sakit niya. Noong wala kayo sa tabi niya bago siya mawala. Akmang sasampalin ako nito pero kaagad na nahar ang iyon ni Anthony. Pasensya na po, pero mali pong saktan niyo si Christine. Sambit nito at padabog naman na hinela noong babaeng iyon ang kamay niyang nasangga at nahawakan ni Anthony. Ayoko sana na bastusin siya pero hindi ko mapigilan ang galit ko sa kanya, sa kanila ng anak niya. Ang kapal ng mukha nila na magpakita rito pagkatapos ng ginawa nila kay Papa. Dahil kung talagang mahal nila at may malasakit sila kay Papa, bakit nila pinabayaan siya noong lumalaban nito sa sakit niya? Noong lumalaban nito para lang mabuhay pa. Alam kong sa Bikrin at inaante sila ni Papa noon,
pero ngayon lang sila pumunta, kung kailan hindi na sila makikita at hindi na malalaman pa iyon ni Papa. Mababawi ba nila lahat ng iyon dahil lang sa binayaran nila naggastusin ni Papa dito? Hindi lamang pera ang basehan ng lahat. Hindi na ako makikipagtalo pa sa iyo, basta't kukunin ko ang abo ng asawa ko at dadalhin namin iyon sa ibang bansa. Iyan ang hindi mo maaaring gawin. Umisi ito at bahagyang lumapit sa akin. Bakit hindi? Ako ang nagbayad ng bills rito, kung hindi dahil sa akin ay hindi mailalabas si Dante dito. Mas may karapatan pa rin ang asawa kaysa sa kabit. Madiinasambit ko upang matauhan siya. Tignan natin, lalo na't sa akin mapupunta ang lahat ng papel ng papa mo rito. Talaga bang, oh sige, sa inyo mapupunta ang papa mo, kung mababayaran mo ako sa binayad ko rito, ngayon na. As in, now. Sinaman ko siya ng tingin dahil tila talagang iniipit niya ako sa sitwasyon na ta. Okay fine. What's your full name madam? Para may pangalan ko sa iyo itong cheque. Or do you want na cash na lang? Pwede akong magpakuha now na ng 2.5 million sa bangko. Sambit ni Anthony at may inilabas na checkbook sa bag na dala niya. Tila parang napahiya at hindi makapaniwala yung babae na yon. Wala na siyang nagawa kundi umalis na lamang matapos may pangalan sa kanya ni Anthony at maibigay yung cheque. I'm sorry kanina, na-stress lang ako ng sobra kaya nasigawan kita. Sambit ko habang nakayuko at naglalakad kaming dalawa ni Anthony palabas ng ospital. Hindi ko na kasi alam kung paano masosolusyonan ang problema namin na ito ngayon, mabuti na lang at nakahingi ako ng tulong sa'yo, salamat Anthony. Maraming salamat. Napakalaki na ng utang na loob ko sa'yo. No, it's okay. At isa pa, hindi ito utang na loob, dahil may kapalit naman ang bagay na to na ginawa ko para sa'yo. Pinautang kita, kapalit ng pagpayag mo na may kasal sa akin. Quits na tayo, wala akong utang na loob sa'yo at wala ka rin utang na loob sa akin. Dagdag pa nito, meron pa, iyong paghatid mo sa akin para makaabot ako sa exam. Iyon. Hindi mo pa babayad yon. Hindi naman nababayaran ang utang na loob, hindi dahil nakabawi ka na o nakatulong sa tao na yon ay doon na matatapos yon. Siyempre yung oras at panahon na ginugol niya. Upang tulungan ka, iyon pa lamang ay hindi mo na mapapalitan. Kaya't panghabang buhay ang pagkakaroon ng utang na loob. E di ibig sabihin panghabang buhay rin na utang na loob ko sa iyo ang pagpapakasal mo sa akin. Hindi ako sumagot kundi bahagya ko lamang siya na tinignan. E di kung ganoon, bakit pa tayo maghihiwalay? Kung kahit mag-divorce tayo, ay may utang na loob pa rin tayo sa isa't isa. Nababaliw ka na ba? Binigyan ko siya ng matalim na tingin. Bakit siya mananatili sa isang relasyon dahil lang sa utang na loob? O biro lang, nagagalit ka na naman kaagad. Wala pa, gusto ko yung pinakamagandang bulaklak para kay Papa. Sambit ko at tumingin ng bulaklak sa ibang tindahan. Para bang pare-pareho lamang ang mga design ng bulaklak nila rito. Napapagod ka na ba dahil kanina pa tayo paikot-ikot? Sinabi ko na kasing wag mo na akong samahan, kaya ako naman na mag-isa. Hindi naman sa napapagod, baka kasi gabihin tayo pag inabutan tayo ng rush hour. At isa pa, si Dad ang nagsabi na samahan kita, sa tingin mo ay hindi sila magtataka, kapag hinayaan na lang kitang bumiyahe rito mag-isa na sa pagkakaalam nila, ay girlfriend at fiancé kita. Ano ba kasi itong pinasok natin? Inis na reklamo ko. Pumunta ako rito upang bumili ng bulaklak para kay Papa. Iyon ang ilalagay sa pwesto niya kapag naiuwi ang abo niya mamaya. Sila Mama at ang daddy ni Anthony ang naiwan sa crematorium at nag-aasikaso kay Papa. Wala si Tita Antonia dahil medyo hindi raw maganda ang pakiramdam nito kanina pang umaga. Habang ako naman ang pinag-asikaso ni Mama sa mga bulaklak at pagbili ng mga pagkain. Sila Kuya Hunter, Kuya Alvin at Kuya Christian naman ang nag-asikaso at nag-ayos sa bahay. Dahil may mga bisita kasi kami mamaya na gustong makiramay sa pamilya namin. Ito, sambit ko at kaagad na kinuha mula sa timbo na may tubig ang bouquet ng lili na may halong daisy. Napakaganda nito, natutuwang sambit ko, 5,500 na lang po yan ma'am. Nakangiting lapit sa akin ang tindera sa shop na yon. 5,500, gulat na tanong ko, baka nagkakamali lamang ako ng rinig. Opo ma'am, dating 7,000 po yan.
pero discounted na po kaya 5,500 na lang po para sa inyo. Grabe, hindi ko naman alam na ganoon pala kamahal ang mga ganoong klase ng bulaklak. Gusto ko man na the best at napakagandang bulaklak ang ibigay kay Papa, pero pang 300 pesos na bulaklak lamang ang kaya ng budget ko. Sige po, okay na po yan. Kukunin na po namin. Okay po sir, ibalot ko lang po. Agad na bumaling ako nang tingin kay Anthony. Kulang ang perang pambayad ko, 300 lang ang dala ko. Bakit ba nagde-desisyon ka agad? Inis na sambit ko. Anong pambabayad ko ngayon doon? It's okay, it's on me. Hindi, napakarami ko ng utang sa'yo at ayoko nang madagdagan pa yon. Hindi naman yan para sa'yo, kundi para sa papa mo. Kahit na, huwag ka nang kumontra Christine. Isama mo yan sa utang kong 2.5 million. Hindi binabayaran ang regalo, tutulpa nito. Bakit ba ang kulit mo? Ikaw ang makulat, hindi ako. Sambit nito, wala na akong nagawa ng kunin na nito ang bouquet at bayaran niyon. Thank you po. Thank you sir. Teka, pwede po bang magpa-picture? Sambit ng tindera na ipinagtaka namin pareho ni Anthony. Po, tila naiilang na sambit ni Anthony pa-picture sir. Ang gwapo niyo po kasi, hindi po ba kayo artista? Ah, hindi po. Mas lalong nahiya ngayon si Anthony. Napatingin ako sa paligid namin at tila nagbubulong-bulungan ang ibang mga tao, at tindera at kilig na nagnanakaw ng tingin kay Anthony. Nang matapos magpa-picture ang tindera kay Anthony ay nauna na akong maglakad. Baka kung ano na lang ang sabihin nila sa akin kapag nakitang kasama ko ang lalaking ito na kinahuhumalingan nilang lahat. Patakbo na lumapit sa akin ito. Hoy, Christine, wait lang. Mauuna na akong maglakad, huwag ka masyadong dumikit. Baka mamaya ay kayugan na lamang ako ng mga fans mo. Ha, mga fans. Hindi ko siya sinagot at mas binilisan ko ang lakad ko. Ngunit kaagad akong napahinto nang hawakan nito ang kamay ko at hilahin ako pa harap sa kanya. Muntikan pa ako na sumubsob sa kanya. Bakit ba nagmamadali ka? Para namang wala kang kasama. Sambit nito. Mabilis na umatras ako ng kaunti at inalis ang pagkakahawak niya sa akin. Ano ba iyong sinasabi mo? Hindi ko kasi maintindihan. Tila nasa akin ang lahat ng tingin ng mga tao rito, lalo na't ng mga kababaihan. Wala, ang sabi ko ay umuwi na tayo. Sumabay na ito sa akin sa paglakad papunta sa parking kung nasaan ang kotse niya. Katulad noong una ay pinagbubuksan pa rin ako nito ng pintuan ng sasakyan niya. Tahimik lamang ako at sumilip na lang sa bintana, ngunit nagtataka ako nang di pa rin ito pinaaandar ang kotse niya, at nang tignan ko siya ay bigla na lamang itong lumapit sa akin. Napa-atres ako at napasandal. Anong gagawin mo? Napapikit na lamang ako nang mas lalo pa itong lumapit. Ano bang ginagawa mo, Christine? Napadilat na lamang ako nang marinig ang tunog ng pag-lock ng seatbelt ko. Wait, do you think na I'm going to kiss you? Tila nagpipigil ito ng tawa nang sambitin niya yon. Hindi, at bakit ko naman iisipin yon? Kinabit ko lang ang seatbelt mo, akala mo na agad ay ikikiss kita. Bulong nito pero sapat pa rin ang lakas noon upang marinig ko yon. Sinabi ng hindi nga ganoon ang iniisip ko. Sigaw ko at sinaman siya ng tingin. Then bakit pumikit ka? Napuwing lang ako, sambit ko at umiwas ng tingin. Napuwing, paano? Sarado naman ang mga bintana ng kotse. E basta, inaantok kasi ako. Tumawa ito at umiling-iling bago nagsimula na magmansyo. Kung iinisin niya lang ako ng iinisin, baka takbuhan ko na lang siya sa kasal katulad ng fiancé niya. Pasalamat na lang siya at marunong akong tumupad sa usapan. Nang makarating kami sa bahay ay nandoon na si Mama. Nandoon na rin ang abo ni Papa na katabi ng litrato niya. Nandito na pala kayo, Anthony, iho, halika rito at kumain ka muna ng merienda. Panigurado ay napagod ka sa pagmamaneho. Sambit ni Mama nang makapasok kami sa loob. Akala mo ay si Anthony ang anak niya at ito ang unang inasikaso niya kaysa sa akin. Wala pa ang mga bisita namin dahil 6 PM ang nasabing oras at 5:20 PM pa lamang. Iyong mga pagkain na binilin sa akin ni Mama ay nai-order ko na, at sila na ang siyang magdi-deliver nun bago mag-alas 6. Si Tito Ace naman o ang papa ni Anthony ay umuwi muna at may importante raw na aasikasuhin,
Babalik na lamang raw ito, sabi ni Mama, at kung okay na si Tita Antonia ay isasama niya ito. Kaagad na inilapag ko yung bulaklak na binili ni Anthony sa tabi ng abo ni Papa. Welcome home pa. Sambit ko at pilit nang umiti sa kabila ng lungkot na nararamdaman ko ngayon. Si Mama ang may gusto na ipa-cremate na lamang si Papa at dito sa bahay dalhin ang abo niya. Para kahit wala na siya at kahit papaano daw ay makasama namin ito sa bahay na to kung saan napakarami rin niyang alaala. Bigla na may umakbay sa likod ko at nang lingunin ko ay si Kuya Alvin yon. Kasama si Kuya Hunter at Kuya Christian. Ano Papa, na mismo ba ang bahay natin? Sambit ni Kuya Hunter at kinuha yung litrato ni Papa na naka-frame. Ang gwapo ni Papa dyan no. Alam mo na kung kanino ko nakuha itong kagwapuhan ko. Sambit ng maangin kong kuya na si Kuya Alvin, parang ang layo, mas hawig ko kaya si Papa. Kontra naman ni Kuya Christian. Nagtalo pa kayo, pareho naman kayong mga pangit. Ni isa sa inyo ay walang nakakuha sa kagwapuhan ni Papa. Sambit ko at inialis ang pagkakaakbay ni Kuya Alvin sa akin. Kinuha ko yung litrato ni Papa na hawak ni Kuya Hunter at tinitigan ito. Tila buhay na buhay siya sa litratong iyon, napakaganda ng ngiti niya. Ang gwapo-gwapo talaga ng Papa namin. Tignan mo yung mata ni Papa, yung matangos niyang ilong at maliit na labi niya. Hindi ba't ako ang nakakuha ng lahat ng iyon? Sambit ko habang titig na titig pa rin sa litrato ng Papa ko. Hala, okay ka lang. Sambit ni Kuya Hero at hinipo ang leeg at nuo ko na para bang may sakit ako. Ang pangit-pangit ng mata mo, panguyang ilong mo at ang laki-laki ng nguso mo. San mo banda nakuha ang magandang mga parte ng mukha ni Papa ha? Si Christine naman, di ngayon ang panahon para magbiro ah. Gatong pa ni Kuya Hunter. Hayaan nyo na mga kuya. Baka naman kulang pa rin siya sa tulog kaya't kung ano-ano ang sinasabi niya at naghahallucinate siya. Pati si Kuya Christian ay nakisali na rin. Mama, malakas na sigaw ko at napatikip naman ng tenga ang tatlong kuya ko. Nagunahan ito na lumayo sa akin at naupo ka agad sa sala at umarte na mga inosente at walang alam. Parating naman si Mama na galing sa kusina at kaagad na lumapit sa akin. Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Ayan, kang mga anak mo Mama, tila para akong bata na nagsusumbong. Kayo namang tatlo, nang inis na naman kayo. Bumaling ng tingin sa kanila si Mama. O hindi ako, nanunood ako rito maa. Maang-maanga na sambit ni Kuya Alvin, ano yun? Wala akong alam dyan. Sambit ni Kuya Hunter na hawak pa ang remote at nililipat-lipat ang channel sa TV. Lalo naman ako, nagde-quattro pa si Kuya Christian. Tigilan nyo na nga ang inisan at magsikilos na. Kayong tatlong barako, mag-asikaso na kayo at mamaya ay dadating na ang mga bisita natin. Sambit ni Mama at bumalik sa kusina. Nakatayo naman doon si Anthony sa may bandang kurtina noon. Nandito pa nga pala siya. O, tapos ka na agad na kumain. Sambit pa ni Mama ng madaanan ito. Opo, Tita, salamat po sa masarap na merienda. Walang anuman, marami pang pagkain dito kapag nagutom ka. O siya, mag-aasikaso na muna ako. Tinapik pa nito ng bahagya si Anthony sa braso. Kaagad na tumayo si Kuya Alvin at lumapit sa kanya at inakbayan pa ito. Nakita mo kung paano kasama sa bahay ang mapapangasawa mo. Tumawa lang si Anthony sa kanya. Kaya hanggat maaga, pwede ka pang kumalas sa engagement nyo. Huwag silang mag-alala. Kakalas at kakalas talaga kami sa isa't isa, kahit pa may kasal kami na dalawa. Usapan namin yun ni Anthony at napagkasunduan namin na tutuperin yun. Kung magsalita ka parang wala ako rito ah. Trap ko kay Kuya Alvin na walang ginawa kundi buwisitin at inisin ako. Partida ay kakasaway pa lamang ni Mama sa kanya. Okay naman si Christine Kuya. Nakakatuwa nga ang relasyon niyong magkakapatid. Nako, sinasabi mo lang yan kasi hindi mo kami nasusubaybayan sa araw-araw, at kung gaano kagulo ang buhay namin lalo't pag magkakasama kami, pangarap ko rin na magkaroon ng maraming kapatid, at ng kuya. Dalawa lang kasi kami ate ang mayroon ako. Pamilya naman na tayo ah. Kuya mo na rin naman kami. Nakangiting sambit ni Kuya Christian. Teka, maganda ba ang ate mo? Kuya, awat ko kay Kuya Alvin, napaka-babero talaga nito. Biro lang. Palusot pa niya. Maya-maya pa ay isa-isa nang dumating ang mga bisita namin.
Nauna ang daddy ni Anthony kasama ang mommy niya. May dala silang mga pagkain na nakalagay sa silver na tray. Talagang pinilit nito na makapunta sa kabila ng kalagayan niya. Sumunod naman ang ilang mga kaibigan, kumare at kumpare nila mama at papa. Dumating rin si Angela, ang best friend kong ilang araw ko nang hindi nakikita dahil sa napakadaming nangyayari nitong mga nakaraang araw. Best friend, condolence. Kaagad na nilapitan ako nito at niyakap. Kamusta ka na? Tanong pa nito. Parang sobrang tagal natin na hindi nagkita. Miss na kita. Na-miss rin kita. Okay naman ako, ikaw ba? Ox lang din, marami akong ikukwento sa'yo, sambit nito na wala naman ang bago dahil pagdating sa chismis ay talagang maagap ang best friend kong ito. Iniwan ko muna si Angelay kasama ni Kuya Alvin at Kuya Christian, at nagtungo ako sa kusina kung saan naabutan ko si Anthony na nag-aayos ng pagkain na dinala ng parents niya. Bigla akong napahinto, paano ito? Paniguradong magtataka si Angelay kapag nakita niya si Anthony rito. Paano ko sasabihin at ipapaliwanag sa kanya na fiancé ko ang lalaking ito?